Hello, good morning, good morning. Ayun, katatapos ko lang nag-walking sa labas kaya mainit pa. So ngayon, gagawa tayo ngayon ng ulam ko sa tanghalian. Ang gagawin natin ngayon ay tuna with egg. Ayun, i-ano lang natin sa rice cooker ulit, doon lang natin lulutuin. So ayan, yan lang pong kakailangan natin. Tatlong itlog, isang tuna sticks in sunflower, tapos tatlong itlog, 3 egg, at saka sibuyas. So yeah, ganun na tayo ng sibuyas. Yan lang ang kakailanganin natin sa ating tuna with egg. So pakita ko na po paano lutuin. Very simple cooking for lunch. So, ayan, kasi wala pa tayong chicken. So, mga dilata-lata muna tayo. At mag-steam na lang tayo mamaya ng gulay para naman may gulay tayo, di ba? Okay, umpisan ko na. So, ayan, mainit ng ating mantika. Pero ang ating gamit na mantika ay coconut oil kasi wala tayong yung normal na oil. Cooking oil. So, ayan. Pirito na natin. Ay, hindi ko mainit. Ating ano. Hindi pa ganang mainit. Takpan na lang muna natin. Para hindi siya mangamoy. So, ayan. Takpan muna natin. So, ayan. Buksan na natin. Ang ating bango. So, ayan. Tama. Lagay na natin ang ating tuna. So, ayan. Kasi maamoy. Maamoy sa baba. Takpan muna natin ulit. Hanggang kumulo. So, ayan, tatakpan muna natin muli. Ayan, ipiprepare na natin ang ating itlog. So, ayan, buksan na po natin. Ayan, ayan, lagyan na natin ang itlog. So, ayan ang ating itlog na prepare ko na siya. Tatlong itlog, binati ko na din. Tapos ngayon, ihalo na po natin dito. Tapos, lagyan na po natin ng salt. Pinch of salt. Huwag tayong paminta. So, yan lang po ang ating sangka para sa ating tuna with egg. Ito ang ating menu for today. Tuna with egg. Pwede rin po kayong magluto ng ganitong sardinas. Sardinas siya. Instead of tuna, kung wala kayong tuna, sardinas na lang. Tanggalin lang yung sabaw. The same procedure lang din po. Tapos kung mayroon kayong paminta, lagyan na din po ng paminta. Ako wala kasi yung paminta dito sa kwarto ko. Kaya, ito lang. Ito ang buhay ng isang naka-isolate. Kaya gawa-gawa na rin ng paraan para makakain ng gusto. Diba? Yeah, para paraan lang. Para hindi magutom.
Malaking tulong ang rice cooker sa mga nagbo-board, sa mga estudyante, sa mga di opisina na walang sapat na kagamitan sa room nyo, sa bahay nyo, sa boarding house nyo. Ito ang gawin nyo, pero ingat-ingat lang din po kayo, kasi kung hindi naman high standard ng ano nyo, rice cooker nyo, baka hindi po recommended. Hindi ako sure, hindi ko po mai-recommend na makapagluto kayo ng ganito, kasi baka kung anong mangyari. So ayan, inuna ko muna lutuin ang tuna, kasi pagkatapos nito kanin na, para hindi tanggal-tanggal ng kanin dahil sa magluluto ng ulam. So ayan, malapit ng maluto, takpan muna natin uli mga ilang mga 30 seconds o 1 minute, tapos na to. So ayan, takpan ko muna. So ayan, ngayon nakalipas na ng 1 minute, buksan na natin at luto ng ating tuna with egg. So ayan, buksan ko na para ilipat natin dito sa ating lalagyan, kasi walang lalagyan dito. So ayan, buksan na natin. Yahoo! So ayan, so patayin muna natin. Buksan na natin. Ang bango-bango. Tikman natin kung tama na yung salt niya. Need pa ng salt. So ayan, lagay na natin dito yung salt para sumipsip pa yung asin niya. Habang mainit-init pa. So ayan. Ngayon, ililipat na po natin sa ating lalagyan para tayo makapagluto na ng kanin. Yahoo! Para-paraan lang. Para makakain ng masarap-sarap. Aray ko, mainit yun. So ayan, lipat ko muna, tanggalin ko lang yung naglagay ng rice cooker, kasi hugasan ko rin para mapagsaing na rin tayo ng kanin. So ayan, push ko muna. Ayan. So ayan, luto na po. Luto na ang ating tuna with egg. Taraan! Diba? So ayan, hanggang dito na lang muna ulit ang aking menu for today. Tuna with egg. Very simple lang to. Kaya yung mga may mga relief dyan, ako relief dang din to, nakuha ko sa baba. So ayan, diba? Maraming magagawa sa ating tuna. Ayan, pwede sa gulay, pwede sa ganito. Para-paraan lang po. So, ayan, hanggang dito na lang muna ulit ang aking menu for today, quarantine menu, tuna with egg. So, ayan na, tanghali at tulog na, kasi di nakatulog kagabi. So, ayan, bye-bye. Ayan na muna, magandang tanghali sa inyong lahat. Eid Mubarak. Bye-bye.